Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig, napaka-sweet at talaga ng mga nag-trending na storya ni Kalingap Tata and Ate Marcho. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Si Kalingap Tata ay isang miyembro ng Kalingap Team. At talaga naman si Kalingap Tata ay single at matagal na nga itong naghahanap ng kanyang mapapangasawa. At lagi nga siyang malungkot at lagi lang kumakanta sa love story ng iba. Ngunit simula makita niya si Ate Marjo ay talagang parang nagliwanag ang mga mata nito at parang sa palagay niya ay nakita niya na daw talaga ang matagal niya nang hinihintay at gusto ng pangasawa. Sino nga ba kasing hindi maaakit sa kagandahan ni Ate Marjo lalo na sa napakaganda niya mga ngiti. Kaya naman simula nakita ni Kalingap Tata si Ate Marjo ay talagang nabihag na ito at binabalik-balikan niya na nga ang dalaga sa tindahan nito. At nung araw nga na yon ay talagang hindi na nakapagpigil si Kalingap Tata at sinimulan niya nang haranahin o ligawan si Ate Marjo. Habang kinakantahan naman ni Kalingap Tata si Ate Marjo ay talagang kinikilig din si Ate Marjo dahil napakaganda nga naman ng boses ni Kalingap Tata. Grabe at napakarami nga din nilang supporters doon at kinikilig nga din sila sa dalawa sapagkat kitang-kita na parang may chemistry talaga ang dalawa na ito. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Oh, my angel, Mr. Cupido. Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang ibanda. Sa video nga na ito ay talaga makikita din natin kung gaano kabait si Ate Marjo. Sapagkat habang kinakantaan siya nila Kalingap Tata ay tinatanggap niya lang ito at nagsasmile lamang siya. Kaya dahilan naman kung bakit mas lalo pang nabibihag ang puso ni Kalingap Tata. Talagang pinuri nga ni Kalingap Tata ang mga ngiti at ang kagandahan ni Ate Marjo. Pati rin ng mga kasama ni Kalingap Tata ay talagang botong-boto nga at pinupush si Kalingap Tata sa panliligaw kay Ate Marjo. Sapagkat napakaswerte nga naman kung sasagutin siya ni Ate Marjo dahil sa kagandahan nito. Nagpatuloy lamang ang pagkanta ni Kalingap Tata sa dalaga na ito habang sinusuportahan naman si Kalingap Tata ng kanyang mga kasama. Habang kinakantahan din ng Kalingap Tata si Ate Marjo ay hindi na rin tumigil sa kakamiti ang dalaga na ito sapagkat kitang-kita din na kinikilig at talagang nai-impress siya sa boses ni Kalingap Tata na napakaganda nga naman tuwing kumakanta. Habang si Kalingap Tata ay todo pasikat sa kanyang pagkanta dahil gusto niya rin na talagang mapasagot o makuha ang napakagandang dalaga na ito. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Oh, my angel,
Si Ismail, sangiti pa lang. Sa iyong ngiti, namamasdan kita. Hindi mo alam, pinapangarap ko ikaw ay akin. Ay, grabe. On the spot, ha? Sige, tuloy mo, Tol. Tuloy mo, Tol. Mapulang labi. Ay, mapula talaga ang labi niya. Matingkad mong ngiti. Matingkad talaga ang ngiti niya. Maabot hanggang sa langit. Huwag ka lang titingin sa akin at baka mawang puso kong sabik. Sa iyong ngiti, ay, grabing ngiti talaga ako'y yun. Nahuhumaling at sa tuwing ikaw ay lalapit dito ang mundo araw-araw. Ko'y tumitigil para lang sa iyo. Wow. Ang awit ng aking puso. Sana all. Sa nang natapos na nga ang unang kanta ni Kalingap Tata, ay tinanong din nila si Ate Marjo kung nag-i-enjoy ba ito. At syempre talagang inamin ni Ate Marjo na talagang nag-i-enjoy siya at napakasaya rin sapagkat hinaharanan siya ni Kalingap Tata. Binigyan din nila ng pangmerienda si Ate Marjo na 1,000. Ngunit talagang tinanggihan ito ni Ate Marjo at sinabi niya naman na busog pa siya at marami naman silang mga pagkain dahil may tindahan nga sila. Dahil sa hindi pagtanggap ni Ate Marjo ng pera ay talagang makikita ng mga tao na napaka-genuine at napaka-totoong tao niya sapagkat hindi niya talaga tinatanggap ang mga pera at hindi rin siya ganung tao na umaasa sa pera. At dahil nga dito ay talagang parang na-fall pa nga talaga si Kalingap Tata. At pagkatapos naman nun ay inabutan nga nila ng flower si Ate Marjo. Kaya naman talagang todo ngiti ito at tawang-tawa ito sa mga kasama ni Kalingap Tata dahil lalong nakakakilig ang mga support at hiyawan nila. Pagkatapos naman abutan ni Kalingap Tata si Ate Marjo ng flower ay tinanong niya din kung pwede daw bang manligaw. At talaga sinabi naman ni Ate Marjo na tanongin niya daw muna ang mama ni Ate Marjo kung papayag ito. Sapagkat gusto niya na ang mama niya ang magde-decide kung karapat-dapat ba si Kalingap Tata na manligaw. Pagkatapos naman nun ay hindi na rin ulit nakatingi si Kalingap Tata at talagang gustong-gusto niyang kinakantahan si Ate Marjo sapagkat sa tuwing tinitigdan niya nga ang dalaga ay parang nabibihag at nahuhulog siya ng paulit-ulit dahil sa kagandahan at napaka-cute na ngiti ni Ate Marjo. Sabihin mong lagi ako'y iyong mahal at hindi panandalian kundi panghabang buhay. Hindi magtataksil kahit na kailanman. Bakit na seryoso ka, ate? Dahil lang tibok ng puso ko ay iisa ang nararamdaman. Sobrang ano? Sobrang napasaya natin si ate ngayong araw. Ate, anong pangalan? Yung nagulumi ngayong araw, no? So, thank you. At tumitingin ka, natutunan ka, iwan na natin yung bakit kapag lumalapit ka, kumakabog ang puso ko. Bakit kapag nandito ka, nababaliw ako. Baliw ka na? Nababaliw sa tuwa ang puso ko. Sa isang sulyap mo ay nabiyag ako para bang himala ang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo ayos na ako. Sa isang sulyap mo napaibig ako. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at napaka-trending na istorya ni Kalingap Tata at Ate Marjo. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!